Update lang po sa ating pitsay na itinanim natin dito sa dry na punong kahoy. So, napakarami na po ng kanyang bunga, yung seeds. So, araw-araw tinitignan ko ito kasi akala ko mag-i-snow na. Sabi ko wala na yata akong mapakinabangan. Tapos ngayon, araw na ito, eh tinignan ko may mga ano na, yung nagbra-brown na yung ano niya, ito katulad niya no, mga brown na ayan no. Nagbra-brown na siya, kaya pinitas ko na yung iba. Ang dami kasi. Bali ito pang-apat na generation na. So, may napitas na akong ilang piraso, hindi lang 200 yung buto nun. So, yan po. Kukuha ako ng sample na isa, katulad nito, brown na po. Ayan, brown na. O, ito na lang. Ngayon, tingnan natin. Iyan na po yung mga napitas ko. Yan, tingnan natin itong brown na ito. Ayan po, oh. Pagka yung seeds ay ganyan, katulad niya, no, dark brown na. Iyan po ay matured na. Pwede na pong itanim yan. Pero bago po itanim yan, patutuyuin muna. So, ayan ang napitas natin. Ay hindi lang 300 yan po yung seeds na yan. So, dadagdagan pa natin. Yan, katulad niya, no. Ito po. Bubuksan natin. Ilagay ko sa ano, sa tripod. Pipitasin natin yung pipitas tayo. Ito po, kukuha tayo uli ng sample. Bubuksan po natin. Ayun, nalaglag. Oh, nakakalaglag na oh. So meaning tutubo na yan. So ayan po, ilagay ko sa palad ko para makita. So ayan po. So brown na siya, dark brown, so tutubo na yan. Okay, so sa araw na ito nasa 12 degree. Pero next week magma-minus 0 na. Hindi bali sanang mag-minus 0 kung saglit lang. So sa dami ng seeds na ito, eh kahit na isang ektarya ang ating tataniman. Pero ito eh, kaya ko isinisave. Iuuwi ko ito sa Pilipinas yung aking maha-harvest ditong mga buto. So yan po. So marami yan. Kung hindi lang mag-winter eh, napakaraming seeds na ito. Ayan o. Pasensya na mga kapatid kung paulit-ulit na akong mag-push nito. Eh, upgrade lang po. Ina-upgrade ko lang. Ayan po. So, abangan ng ilang buwan bago natin maitanim ito. Kasi uuwi ako ng Pilipinas.
at doon ko itatanim. Kasi by next summer, wala ako dito sa Canada, nasa Pilipinas ako. So, ayan. Ngayon, ibibilad natin ito. So, ayan, buhay pa. Ito ang naani natin. Ang tibay-tibay ng aking pitsay na tinanim ko sa tuyong punong kahoy. Marami na akong na-harvest. Ito pa, marami pa rin i-harvest. Ang tibay niya, bilib ako rito sa pitsay na ito. Ano na ngayon? December 5 na, 2023. So, ito na lang ang natitirang binhi ko. Yung aking spinach, buhay pa rin, pero pinabayaan ko na lang na kainin ng rabbit kasi may rabbit na pumapasok dito, yung rabbit. Ito yung sili na marami akong na-harvest dyan, eh wala na, dry na, hindi na kaya na ng snow. Ito wala na rin, yung mga kamatis na tinanim natin dito. Ito yung spinach, buhay pa rin. Yung mga sili dyan, wala na. Yung tinanim kong talbos ng kamuti rito, wala na rin. Saka yung talong na nakatago dyan, wala na rin. Dito, dati malunggay, wala na rin. So, saka yung itong ating kamatis, dito, yung cherry tomato, wala na rin. Yung punong kahoy, nalaglag na lahat ang dahon. Ito, no, gagawin na natin fertilizer na naman yan. Po, saka dito naman sa yung ating cherry na talagang nagbigay ng maraming bunga rin. Ito, wala na, lantana. Ang naiwan yung spinach. Kung natatandaan nyo, dito ko tinanim yung ampalaya, wala na rin. Ayan, pati yung mga kamatis, wala na rin. Yung ating talong na nilagay dito sa lamesa dati, ayan, dry na. Yung ating lemongrass, wala na rin. Kangkong, wala na rin. Saka yung mga sili na hot pepper ditong malalaki, saka yung mga panigang, wala na. Ang matibay, ang spinach at saka yung pitsay. So, iyan po ang ating update sa ating summer gardening 2023. Ito talaga ang matibay. Ayan po, December 5, 2023. So, ayan. Hello, hello everyone. Today is December 18, 2023. This pitsay seeds, the pitsay plants, is still alive. Actually, it was snowing 2 weeks ago, and it was cold, and I thought it's gonna press or pressing, but this time is already December 18, is still alive. So I'm gonna save another seeds. I already saved the seeds last month, November, and December, first week of December, I save again. So I'm gonna save again another seeds. And these seeds, I'm gonna ship it and then send it to Philippines. So I'm gonna start cutting.
So kung hindi pa mapipress itong bago mag Christmas, itong mga natitira, i-harvest natin uli. Ang dami pa eh, oh. Ang dami na nalaglag dyan sa ground. Ito, i-save na natin ito. Ipapasok ko na sa loob ng bahay para doon na matutuyo. So, yan po. If you enjoy my video, please don't forget to like, comments in the comment section. And then if you are not updated yet, or if you are new to my channel, please don't forget to like, comment, and click na rin ang notification bell so that you will always be updated for my next videos. Alright? Thanks for watching, guys.